Good morning, good afternoon, and good evening, mga kakuripot. So, pinadalan tayo today ng Linsoul. Okay, so yung Linsoul muna, pag-usapan natin, sino sila, ano sila. Okay, so website sila, siguro e-commerce website rin, nagbebenta ng mga earphones. Okay, nagbebenta sila ng mga different brands ng earphones tulad na itong pinadala nila today, ang Kiwi Ears, okay, isang brand yon. At saka marami pa silang brands na binibenta. Tulad nung huling ni-review ko, Simgot. Okay, Simgot. Nagbenta rin sila nun. Okay, so, ayan. Check out the links down below na lang para mapunta kayo sa website nila. So, tulad ng sinabi ko, ang pinadala nila ay ang Kiwi Ears na brand. Ano? Dalawa. Ang Kiwi Ears Quartet at saka Quintet. Yung Quartet, nasa around converted, 6,000 pesos, aprox, mga ganyan. Tapos itong Quintet, times 2, nasa around 12,000 pesos. So both naman sila, medyo similar lang ang unboxing experience ko. Dahil halos same lang naman talaga ang laman nila. Okay? So sa box, may hard case na kasama. At sa loob ng mga hard case, nandyan na yung cables nila at mga extra ear tips. So, pagka-unbox pa lang, unang napansin ko na, is magandang maganda tong Quartet. Okay? Ewan ko, iba ang dating pag ginamitan nyo ng resin, lalo na yung shiny look. Hindi siya yung ma-fingerprint kasi na shiny look eh, di ba? Tapos pati yung colors and design niya, okay, type na type ko. Okay? So, talagang para sa akin maganda to. Tapos, eto naman, yung Quintet. Okay? Mwek, mwek, mwek. Okay. Ewan ko. Sobrang boring ng ano niya, ng design. Ewan ko. Ito pa yung mas mahal, ah. Pero ewan ko, bored na bored ako. Hindi ko sinabi pangit, pero pangit eh, pag nakakabit sa tenga mo. Ganyan lang. Kumpara mo to, ay nako. Diba? Nasobrahan sa minimalist. Ewan ko. Meron eh, may limit yan. Maganda ang minimalist, pero anything na sobra, hindi talaga okay. Pero pagdating naman yung sa cable niya, hindi ko na nakabit. Nandito. Okay. Pero nakikita nyo yan. Okay. Mas gusto ko rin yung hindi rin pala. Mas nagustuhan ko naman yung cable ng Quintet. Mas premium na premium ang feeling niya. Dahil dun sa mga nakakabit na metal, dun sa gitna, yung ano ba tawag dyan? Basta yung sa gitna. May tawag dyan. Nakalimutan ko lang. Okay? Kasi hindi nga ako ganun ka-expert sa mga ganito. Hindi. Pero simple lang yun eh. Basta yung pang... Para lang hindi magbuhol-buhol, mag-twist-twist. Okay? Yun, bakal yun. At saka yung sa may saksakan ng 3.5mm jack, yung nakakabit sa mismong 3.5mm, bakal rin yun. Okay? So, mas nakakadagdag premium feel talaga. So, yes guys, nakalimutan ko sabihin, hindi ko alam bakit ko makakalimutan ilagay sa script ko. Ay, fit na fit. Maganda yung fitting niya. For me, ah, yung Quartet at saka Quintet, actually maganda. Maganda yung parang ito. Kita ba dito? Ayan, nakita nyo to. Itong tusok na to. Pasok na pasok siya dito. At saka overall shape lang niya, ang ganda, pasok na pasok talaga siya. Long arms ko siyang ginamit, both yung Quartet at saka Quintet. Nakasaksak lang. Hindi sumasakit, hindi nalalaglag. Okay? So, ewan ko, kuha-kuha nung shape ng mold nila. So, bilib na bilib ako doon. Ewan ko. Parang ito yung pinaka-fit sa mga nagamit kong mga earphones. Okay? Any earphones. Okay? Maganda talaga fitting nila, promise. Kahit yung Quintet. Okay? Ito yung Quintet. Sasaksa ko lang rin. Ayan o. Meron rin kasi siya neto. Ito yung parang feel ko nagpapaganda ng fitting eh. Ito. Yung parang hook dito sa taas ng tenga. Sa taas na part ng inner tenga. Oh, ayan o. Kita nyo. Yun yun eh. Kaya nagiging maganda yung pagkapit niya. So, hindi ko alam. Feel ko worth mentioning talaga. Kaya ginawa ko pa to. So, itong mga earphones na pinadala sa akin, / IEMs, depende. Kung gusto nyo talaga maging specific, okay? Pero earphones is also IEMs. Tama ba? Alam ko, in-ear monitor is also earphones. Okay? Parang masyado lang specific ang pagkaano nila. Anyway, okay, so hybrid ang drivers nila. Ang Quartet, parang two dynamic drivers. So, 2DD plus 2BA. Okay? So, ewan ko. Before na itong video na to, sa totoo lang, walang paki sa mga yung drivers kung anong klaseng drivers ang meron sa kanila. Pero syempre, di ba? Kailangan ko alamin ngayon. Dahil talagang in-emphasize nila. Dahil
hybrid nga sila, okay? So, syempre, different drivers have different characteristics, pros and cons. So, kinombine nila para maging hybrid. So, positive yun. Kaya medyo may price siya. Tapos, ito naman, ang Quintet, may 1DD, 2BA, one planar ba? Tsaka 1PZT. Sa totoo lang yung PZT, hindi ko masyado na-research yan. Not so sure, pero may parang mga lumabas. Pero, parang, ewan ko, magulo. Hindi ko nahanap yung mismong term for PZT. Okay? So, yung planar meron. Planar is planar na nga. Tapos, yung DD nga, yung dynamic drivers. BA is balanced armature. Okay? Ni-research ko pa ngayon. Okay? Sorry, nakalimutan ko talaga. Okay, so after ng drivers, banggitin ko lang rin na itong Quartet pala, meron siyang another special feature. Hindi kasi nila binabanggit sa website nila. Hindi ko alam bakit hindi nila pinapansin na merong mga slider dito. May maliliit na slider, kaya meron siyang bonus na parang, alam mo yung SIM ejector tool. Okay, kasi yun yung para pang adjust mo dito kasi hindi kaya ng kuko mo to. Sobrang liit, okay? Para ma-extra customize mo pa siya to your liking. So yan yung pinaglaruan ko dito sa earphones na to. So kamusta naman ang real world application? Walang kwenta yung mga pinagsasabi kong drivers at special feature niya kung pangit naman ang implementation nila. Diba? Sa totoo lang, ganun naman. Hindi talaga lahat ganyan. Yung magandang specs, pero pagdating sa phone, diba? Yung mga phone, iba-iba rin yung parang bilis niya. Diba? Maraming factors yan. Kasama na software, syempre. Okay? Naintindihan ko yan. Okay? Pero hindi ako expert. Okay? So, ayan. So, ngayon, kwento ko sa inyo yung experience ko dito sa Quartet. So, ang una kong pwedeng ma-describe is yung mode na 0-1. So, pag sinabi kong 0-1, 0 is yung sa left side, nakataas. Hindi ko ginalaw. So, tapos 1, so yung sa right side, nakababa. Okay? So, kasi ang default niya, nung pagka-unbox ko sa kanya, is 0-0. So, both nakataas. So, pag 0-1, hindi ko siya ganun ka nagustuhan. Okay? So, 0-1 is feel ko, ito yung pinaka-least na gusto kong mode niya. Mode na lang, ha? Okay. So, kasi humina lahat. Humina yung overall volume. Parang nawalan rin ng dating. Ewan ko, nabawasan rin yung bass. Parang ganyan. Parang bawas ang bass. Kinumpare-compare ko na kasi yan. So, ito yun. So, yan. Yun lang yung masasabi ko sa 0-1. Yan yung pinaka-least favorite ko. Tapos, ang 1-0 naman, so 1-0, nakababa yung sa left, nakataas yung sa right. Parang full of details siya. Ito ang pinaka-malakas ang dating. As in, talagang yung artist sa music to, parang in your face, on your face siya. Parang ganyan, talagang nandyan siya kumakanta, malakas, ganun. And lastly, yung 1-1. Okay, so yung 1-1, both nakababa. Parang feel ko, ito yung pinaka-trip ko. Kasi ito yung parang pinaka-balance na mode niya. Ito rin yung mode na pinakamalapit sa sound ng Quintet. Okay? So, mas sakto lang siya. Tapos may bass pa rin. Pero sa totoo lang, minimal ang differences. Sa totoo lang, hindi ko sure. Pero talagang pinaghirapan ko talaga yan. Okay? So, like nyo naman yung video. Okay? Pero yun nga, pinaghirapan ko talaga siya mas patan. Okay? Kasi meron talaga. Meron naman, pero alam mo yung feel ko, hindi mo ganun ka hahanapin. So, parang isang mode ka lang paggagamit ng Quartet. Yun na yun. Pero yun nga, para sa akin, yung 1-1 ang the best niya. Tapos, yung Quintet naman, so tulad ng sinabi ko, yung 1-1 ng Quartet is close to Quintet. Pero kasi, for me, ang pinaka-difference na lang talaga, ito parang to summarize na lang, kasi sa totoo lang, konti lang talagang difference nila. Maganda ang Quintet, kasi for me, mas balance ang sound niya, at saka mas malinis. Yung linis talaga yung parang, yun, medyo naspatan ko talaga yun, na mas malinis siya kumpara sa Quartet. Ewan ko, mas sakto lang. At saka, alam niyo yung pag yung artist, mas malayo konti siya. Actually, same naman siya, binabaon ko, okay? So, pero yun nga, parang mas malinis kasi siya. Hindi siya yung mas kalat, ganyan. Ganun yung pagka-describe ko. Kasi, marami ako nababasa sa internet, ganito daw, ganyan daw. Sinabi pa kanila, pangit to eh. Pero, para sa akin, sa totoo lang, hindi ko na talaga nakikitang pangit to. Pero siguro, pag mas expert ka talaga, kasi, casual listener lang ako, FYI lang, okay? Yun nga, meron naman talaga. May difference naman talaga sila. So, yun nga, tulad ng sinabi ko, mas malinis talaga to.
Pero yun nga, sa totoo lang ha, pag hindi ko sila i-compare, kunwari, makikinig lang ako ngayon gamit tong quintet. Tapos pag uwi ko, makikinig ako gamit ng quartet. Alam mo yung hindi mo talaga siya pinag-compare. Halos wala kang spot na difference. Tapos, in terms of volume, medyo malakas ang earphones na tong dalawa. Okay? Around 70 to 80% ang volume pag nakikinig ako sa Windows. Okay? Pero yun nga, 70 to 80% kasi 70 lang ang kaya ko dito dahil malakas siya. Tapos sinabi ko sa inyo, di ba, na mas malinis to. Kaya siguro kaya ko lakasan ng konti. Kasi ito mas nakakabingi siya. Ito mas sakto talaga. Mas balance. Ewan ko. So, 80% ako nakikinig dito. So, pwede nyo sabihin mas mahina. Pero for me, mas malinis ang term ko. Okay? Mas malinis ang kanta pag lumalabas dito. Sa totoo lang, kung wala ako netong quintet, masayang-masaya ako sa quartet. Oo. Pero pag ipa-factor in mo yung price, lalo ako mapupunta sa quartet kasi nga doble ang price niya. So okay naman na sa akin ang quartet. Yun nga. Kasi sa totoo lang, casual listener lang ako tulad ng sinabi ko kanina. So yung smallest detail, hindi ko alam... Dahil ba't matanda na ako kaya hindi ko naririnig? Siguro, di ba minsan meron ganun sa sounds? Or hindi ako ganun ka-artist? So sa totoo lang, nahihirapan ako sa review na to dahil halos konting-konti lang ang difference na narinig ko sa kanilang dalawa. Pero, pagdating sa gaming, parang mas gusto ko tong quartet. Kasi nga, di ba sinabi ko na mas malakas? Eh, pag nagva-Valorant, mas gusto mo yung rinig mo lahat ng details. Lalo na ang footsteps habang nagbabarilan. Diba? Malaking advantage yun. Diba? Kaya feel ko mas gusto ko pa to pang gaming. Itong quartet. Ewan ko. Maganda rin talaga naman to. Pero yun nga. Naintindihan nyo naman mga sinabi kong rason. Diba? So, yun. So, bakit mo na bibilihin sila? Okay? Tulad na sinabi ko kanina, kung casual listener ka lang, feel ko matutuwa ka na dito. Okay? Sa quartet. Lalo na dahil times 2 nga impression niya. Hindi ko ganun ka nakikita yung parang value. Kasi nga, casual listener lang ako. Huwag kayong magagalit sa akin, okay? Pero kung audiophile ka, baka mas magustuhan mo ang quintet. Sa totoo lang, hindi nga ako audio, yung super diehard na audiophile. Pero yun nga, ganito. Kung wala naman factor yung pera, kunwari same price sila, syempre ito, dahil mas maganda nga naman. Tulad na sinabi ko, mas malinis siya. So, pagdating talaga, meron, may difference pa rin nga naman talaga. Pero yun nga, worth it ba yung linis para maging times 2? Para sa akin. So, kung audiophile ka, check out mo na lang to. Try mo. Hindi ko sinabing sure magugustuhan mo. Pero feel ko mas magugustuhan mo tong quintet kesa sa quartet. Ayun. Diba? I'll guess nyo na. Ayun na yun. Okay? So, thank you to Linsol for sending me these earphones. Okay? Natutuwa naman ako sa kanila, pero yun nga. Guess nyo na yung stand ko. Okay, so check out nyo sila. Links will be at the description down below na lang. Huwag nyo rin kalimutan guys kung naghahanap kayo ng desk mat, extended mousepad, customized mousepad. Okay, punta lang kayo sa Level 1 PH. Both sa Lazada and sa Shopee meron kami. So like this video naman kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. So sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!